welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Pinipili mo ang magkaroon ng new beginning. Oh, meron kang pinipili, meron kang decision, which is to start a relationship with your person. Meron kang choice na eh, napili na eh. Ang magbegin na, ang magsimula ng relationship with your person. More information sa'yo. Ay! Unfortunate. Hindi ka maswerte around this time. Hindi nakapanig sa'yo yung swerte ngayon. More information sa'yo. Nawalan ka na ng motivation na mag-antay. Kung ano man yung inaantay mo. Ayan yung information sa'yo. Main energy mo. Hindi ka pa healed. Hindi ka balanced. Hindi kalmado yung isipan at puso mo. Kabado ka. Or hindi relaxed yung nararamdaman mo. More information sa'yo. Para bang hindi ka pa na-purify, parang ganun. Unstable talaga, ungrounded. Hindi ka ganun ka-confident right now, hindi ka pa nahili. Oh. Pero possible, there is a blessing coming in. No? Para bang i-purify ka at the same time with the water here. No? May mga ipagbabago. There is a new beginning. New beginning with the Ace of Cups. Hindi ka grounded ngayon eh. Yan o, nine of them. Hindi ka grounded yun yung energy mo. Sana kuha ng energy. Ito. Pero, hindi ka naman stagnant. Hindi naman stagnant yung energy mo. You keep moving. You keep doing what you're doing. Kung ano yung work mo. More information sa'yo. Ano pang in-embody mo energy ngayon? Ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng away. Ayaw mo ng conflict. Hindi ka ganun ka-competitive right now. May mga pinahinayangan ka. Past person mo, of course. Ano ang dinidesire mo? Ano to? Upright to? Yung the sun? Upright to guys. The sun. Ano yan? Happiness. Success. Yung maging lively ka. Yung maging active ka. Yung maging masiyahin ka. Yung masaya ka na sa buhay mo. Yung mag-blooming ka. Yung parang, yung hindi ka stress. No? Walang stress sa buhay mo. So, good luck and hope na you will find peace, success, happiness, and you will be more bold, driven, daring, maging active yung life mo, maging lively ka, so ganon, no? So, and maging positive yung life mo, yun ang gusto mo eh. So, more information sa'yo, ano ba ang mga pagbabago sa buhay mo, mga changes, siya, the High Priestess. What's with the High Priestess here in reverse? Nagtagumpay ka over this High Priestess. Ano ba yung High Priestess niyan? Yan ang nagpagulo sa buhay mo. Yan ang nag-harm sa'yo. Third party. Yan ang kontrabida sa buhay mo. Kontrabido, mga ganyan ba? Or third party. In reverse, wala siyang spiritual na kakayanan right now. At nagtagumpay ka over that High Priestess. Ano ba ito? Mangkukulam. Yung High Priestess in reverse na yan. Mangkukulam. Hindi. Dati mangkukulam to, yung High Priestess in reverse na yan. Hindi talaga siya mangkukulam, guys. Hindi. Or else, ano to?
Anong ginagawa sa iyo? Sinasaikik attack na high priestess na yan? Siya, sinasaikik attack niya. Minubusan ka niya. Ganyan yung mga psychic attack, guys. Parang pabuhos ng negativity sa iyo. Mga ganon. Parang kontrolin niya yung chakras mo, aura mo, mga ganon. Through yung pagbubuhos ng negativity. Mga ganon. At kadalasan na nagkakaroon ng psychic attack or yung nakapang psychic attack sa iyo ay yung mga kakilala mo din. Yung meron ng connections or nakausap mo yung mga ganyan. Yun ang nakapang psychic attack. Kadalasan, minsan katulad ng kung nag-away kayo ng third party or else ay nakilala mo, no, yung third party and or else yung person mo, mga ganon. Kilala mo to. Kaya nga na-psychic attack ka niya eh. Pero, hindi siya makapang psychic attack sa'yo ngayon, no? Hindi. Hindi siya makapang psychic attack sa iyo ngayon. It's because in the reverse to yung high priestess dito, mahina yung intuition niya or hindi capable ito mga psychic attack ngayon sa iyo. Yung mga parang ganun ba? Or wala siyang gift. Wala bang gift yan? Spiritual gifts yung high priestess in reverse niyan. Meron yung spiritual gifts. Yun nga lang ay humina or hindi humina eh. Kinat off yan yung spiritual gifts niya. It's because ginagamit siya saan? Sa kasamaan? Hindi. Saan niya ginagamit? Sa pang-selfish intention, pang-selfish. Yeah, pang sarili niyang kapakanan or sa pansarili niyang benefits. And nakapang-harm ba yung high priestess in reverse na yan? Yeah, nakapang-harm siya. That's why. So, third party yan. Third party nga yan with the Three of Cups here. Third party ba yung high priestess na yan? Yeah, third party talaga siya, guys. Na panay-obserba sa'yo? Wala kang magawa sa buhay yan? Bakit observa yan sa high priestess in reverse na yan? Malapit lang ba ito sa inyo, yung high priestess na yan? Ay, malapit lang siya. Or else ay, siguro yung naobserbahan ka niya. Or else, yeah, parang ganun, malapit lang siya. Or pwedeng through, paano kanya obserbahan, di ba? Pwedeng sa through phone, or sabi malapit lang daw siya sa inyo eh. Yung high priestess na yan eh. Third party. Or else, meron siyang ibang, ano, no, access sa'yo. Mga ganon. Or mga friends niya na nakiki-ano siya. Kikichismis. Mga ganon ba? Ano ang goal ng high priestess na yan sa'yo? What's with that? Anong goal ng high priestess in reverse na yan sa'yo? Yung maging mahina ka, yung maging weak ka, yung maging emotional ka, yung maging sensitive ka, para ma-psychic attack ka niya palagi. Yung maging Queen of Cups, yung energy mo, para mahina ka. Para continuous yung pang-psychic attack niya sa'yo. Kasi pag Queen of Cups yung energy mo, palagi kanya nasa psychic attack. Yeah, nagagawan kanya ng deceit pag Queen of Cups. Positive pa nga siya eh, sa pang psychic attack sa iyo pag Queen of Cups yung energy mo. Soft, mahina kasi yung Queen of Cups yung energy na sa psychic attack. Pwedeng third party yan. Third party daw eh. Or, ano, may gusto siya sa person mo. May gusto yan sa person mo. May gusto siya sa person mo. Yeah. Nagkaroon ba ng relationship sa kanila ng person mo, na naging person mo? Wala.
Wala. Paano siya naging third party? Dahil may gusto lang siya sa person mo, kaya naging third party. Yeah, dahil may gusto lang siya sa person mo. Yung person mo na good looking na yon. Yun ang nagustuhan niya. Hindi. Yung person mo na matangkad, yun ang nagustuhan niya. Yeah. Bakit ang nagustuhan niya sa person mo? Na ano? Eh, isa lang naman yun, di ba? Dahil aggressive and decisive, pag-impulsive, pag-immature pa. Dahil wala naman siya asahan dun, hindi naman sila yung nakatadhana ng person. ano na gusto niya sa person mo? Bakit ba gusto niya, nagustuhan niya yung person mo? Parang siya naging third party sa mga rin kapitbahay nyo. Nalaman niya na, or malapit lang sa inyo, nalaman niya na person mo si ganito ganyan, o crush niya. Crush niya yung person mo? Crush niya? Crush niya? Crush niya yung person mo? Malandi. Na baka. Person mo. Gusto niya agawin. Gusto niya agawin. Gusto niya sa kanya. Buangan eh. Oh. Oh my gosh. Kilala ba yun ang person mo? Kilala siya? Hindi. Hindi siya kilala ng person mo eh. May gusto siya sa person mo kahit hindi siya kilala ng person mo. May tilaling ba yan? Yung malapit lang sa inyo na yan. May tililing ha siya. May tililing. Alam nyo na yan. Parang may psychotic. May psychotic disorder ba yan? Psychotic disorder yan. May tililing sa utak. May tling 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 tling. Maluwag siguro yung tornilyo ng utak niya. Maluwag ba yung tornilyo ng utak niya? Hindi naman. Basta may tililing talaga. May disorder siya. Psychotic disorder. Clarify ko ah. Meron nga. Psychotic disorder yan. Kaya parang nakaisip ng ganyan. Kahit hindi siya kilala ng person mo. Anong tingin niya magkagusto sa kanya yung person mo? Oh, tingin niya mag... Kasi may tililing eh. Oh my gosh. May tling tling tling. Klang klang. Kaling kaling. May depekto sa utak. Ay, hindi lang depekto sa utak. May psychotic disorder. Yung nabubuang. And, oh, dahil, pana-invest sa'yo ng person mo. Sa'yo dati. No? Napaka-generous ng person mo sa'yo. Maring time, effort, energy, attention, pagmamahal, or, kung gift, pwede din, no? May tililing pala siya, kaya pala. Tililing. Oh my gosh. May psychotic disorder, guys. Psychotic disorder. Isang pitik na lang ba yan? Mula na talaga sarili niya sa tamang pag-iisip yan. Baka nga wala na sa tamang pag-iisip yan, kamo. Ano ba yan yung pitililing na yan? Naging third party pa kahit na wala naman silang naging relasyon ng person mo. Kasi may gusto siya sa person mo. Oh. Pwede pa rin maging third party, no? Kahit na may gusto lang, kahit walang relationship, kahit hindi kilala ng person mo. Just may gusto siya sa person mo. Magustuhan kaya ng person mo yan? Na makarelasyon? Hindi. Magustuhan mo. One more card. Parang palang pa. Magustuhan kaya ng person mo yan na maging jowa niya yan? Hindi, ay.
Ay, tiglilim. Hindi. Ano ba nagustuhan niya sa person mo? Baka bigyan siya ng pera? Dahil hindi pala away yung person mo. Dahil, ayun ba to? Upright ba to? Ika lang. Upright pala to, guys. Five of Wands. Dahil, competitive itong person mo. Palaban. Mga ganyan. Matapang, courageous, mga ganyan ba. Brave, no? Fighter, no? Ready for battle in life. Pwede sa mga goals niya. Competitive nga siya. Ano pa? Ano pa nagustuhan niya sa person mo? Ni Tililing. Si Tililing. Ano ang gusto niya? Dahil friendly. Mga ganyan, no? Ano pa ang nagustuhan niya sa person mo? Dahil, pwedeng mayaman, stable, secured financially, masipag magtrabaho, at hindi inosente. So, ang gusto niya yung ano, yung madumi yung utak, gano'n. Kaya niyang putik ang utak niya. Ay, para siyang may sanib. May sanib ba yan? Yung nagkakagusto sa person mo. Parang hindi ko masabing third party. May sanib nga siya. Baka sinaniba ni ano yan. Ni Belzebub, no? O yun. Matagal na ba may Tililing talaga yan? Hindi. Bago lang ba nagkaroon ng Tililing yan? Kailan lang? Kailan lang daw. O bago lang nagkaroon ng Tililing yan. Ayan. Ayan o. May Tililing talaga siya. May anak na ba yan? May anak na ba yung si Tililing? Yung may gusto sa person. May anak na ba yan? Let's see ah. Mayroon ng anak yung si Tililing. Kagusto sa person. Hindi siya magustuhan ng person mo. May Tililing talaga yan. Oh my gosh! Shit! Shit, ling, ting, ling, klang, klang, klang. Pag nakita ko yan, kung kilala mo yan, asarin mo, ting, ling, ling, klang, 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 lalong mapuyos sa siguro. Ay, Tililing. Oh my gosh. Dahil, bakit siya nagka-Tililing? Dahil sa, nag-illusion sa person mo. Eh, hindi. May mga, hindi. Anong dahilan? Bakit nagka-Tililing yan? Kasi kaka-overthink niya. Siguro madaming problema yan. Pwede. Dahil siguro may mga problema siya. Ganon. May maisipin sa buhay. So, ayan. O, yung person mo pang inilusyon niya. Yung ambisyon niya. Kala kong third party talaga na ano. Ay, gusto lang pala sa person mo. Oh my gosh, shit. Buang talaga, no? Ano ang feeling sa'yo ng person mo towards you? Feelings ng person mo ngayon towards you. Ay. We have here the Six of Pentacles, the Karma. Positive guys, positive na mag-invest sa'yo, pero what's with the karma here? Ano tong karma na to sa feelings ng person mo? Positive siya na mangyari itong iniisip niya. Parang ano to, minamanifest ka niya. Minamanifest niya. Na, manifestation. Yes. Minamanifest niya. Nag-effort siya sa pagmamanifest.
Kaso lang parang pagod na pagod yung utak nito. Isip ng isip. Siguro nag-imagine sa'yo. So, tingin niya effective yung pag-imagine niya sa'yo, ng person mo? Yeah. Yes. Feeling niya magkakaroon ng completion sa inyong dalawa. Yun na nga, iniisip ka niya, yung ganon, manifestation, positive siya na magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. At ito yung mangyayari, oh. Yung makapag-settle down kayong dalawa. Yung magkaroon ng opportunity for the both of you na makapagsimula ng something stable. So, anong mararamdaman ngayon ni Tililing? Anong maramdaman ni Tililing? Kasi may gusto pa naman buwang-buwang pa naman sa person mo. Makakrush niya. Buwang-buwang pa naman sa person mo. Anong maramdaman niya? Dahil magsisettle down na sa'yo yung person mo. Ano maramdaman ni Tililing? Ay, mag-take siya ng action. Maging active to. Gagawa siya ng paraan niya na ano? Na ano? Na dumating yung person mo sa kanya. Yun ang Tililing kasi. Oo. Na umaasa siya na mag-take ng action yung person mo sa kanya, no? Akala niya siya yung invisa ng person mo? Kasi nga, sira ulo na nga yan. Sira ulo na. Maayos pa bang kausap yan? Yung si Tililing. Maayos pa bang kausap yan? 50-50. Oh my gosh. Oh. Mais 50-50 nga. Siguro matino-tino parang. And you have here the moon. Oh, akala niya talaga, yun ang in-expect niya, yun ang inaano niya na yung inaantay niya, yung umaasa siya sa person mo na mag-take na action sa kanya. Akala niya siya yung action na ng person mo, hindi nga siya kilala ng person mo. Buong talaga. So, ano bang iniisip kayo ng person mo sa'yo? ba to? Upright ba yan? Yeah, it's upright. Ang gawin na yung plano niya to build something with you, a relationship with you, or to build a house. To build a house, no? Natitirahan ninyo kasi meron ng Ace of Pentacles kanina eh. Yun na yung mga iniisip niya. Or else ang magsama kayo sa isang tahanan na. Yung mga ganun, kung meron na siyang house. So, eto na lamang guys, for our collective readings. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nasa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading na ito.